bata pa ako, I really wanted to be in government. I said I wanted this kind of life, serving God and through government, running after the corrupt and criminals and preparing a better nation for our children. Appointed by the President for an extraordinary task to help the country, leading the Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Belgica. In 2013, nung pumutok yung pork barrel scam, sinampahan ko po sa Supreme Court yun na the pork barrel system, PDAF, is unconstitutional. I question the legality, constitutionality of the PDAF and the DAP. Nanalo po yun. Nanalo po ako sa kasong yun. Unanimous for both cases. Yun ho ang naging Belgica ruling. I wasn't asking for anything, but the President appointed me to the Presidential Anti-Corruption Commission as one of the commissioners who is tasked to investigate, recommend, fact-find all corruption cases and against all corrupt officials in the Philippines, which directly reports to the President. Pagka inihanda namin yung mga papeles, dahil kami naman po, especially ako and my team, pag nagkatrabaho kami, talagang wala lusot. Pati kung sino ka, ano pinagagawa mo, ano mga transaction mo dati, sino mga kasama mo, kasama ho yun sa investigation namin, kung anong ginagawa mo. At recommendation naman po namin, ipatas. Is really serious about this and ngayon pinapangako pa niya na kahit maubos pa lahat ng tao sa gobyerno, sabi niya, nandito sa laban ko sa korupsyon, wala akong pakialam. Kaya po, napakalaking pagbabago ang ginagawa ng ating Pangulo. And aside from chopping down corrupt officials, of course, we are pursuing and recommending changing of systems. Yung mga sistema na magugulo, komplikado, complex, na marami, paulit-ulit na requirements ay atin po pinahaalis yan. At ang transparency sa operations, atin pong pinatitibay para madali mahuli ang corrupt. Yung mga corrupt systems na nagpapahirap sa buhay ng tao, mababago mo yun eh, pagka public servant ka eh. That is something that you can talk about with your children, with your grandchildren, that you can tell them, you know, anak, you know, when I was young, ito ang ginawa ko. That is one of the great things that being a public servant. A public servant is one who puts others' needs and concerns before himself. A public servant is someone who serves God through government, sacrifices his life, honor, and comfort to build a better country for our children. Sa impluwensya ng kanyang ama na dating basketball player, nahilig din si Commissioner Belgica sa pagbabasketball. At ngayong taon, kabahagi na siya ng Public Service True Basketball, ang UNTV Cup. Masaya po yung UNTV Cup. Maraming salamat po sa inyong ginagawa dahil marami po sa amin na nangarap na makapaglaro sa national TV. At kahit 40 na kami nilasap, at least man lang sa puso namin, di ba? Kahit hindi mo magawa yung mga ginagawa mo noon, parang nare-relieve mo yung kabataan at yung saya. And then you get to meet a lot of other employees in government who also love playing basketball. Marami po salamat sa inyong paglilingkod na ginagawa sa ating bayan, sa iyong matapang at makatotohanan paglilingkod sa ating bayan, especially dito po sa UNTV, sa inyong mga magagandang ginagawa. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon. Panalangin ko po, dalangin ko na pagpalain ka ng Panginoon Diyos, ingatan ka, inyong pamilya, bigyan ka pa ng katalinuhan, lalong-lalo na sa ministeryong ginagawa mo dahil bukod sa pagiging broadcaster,
bukod sa pagiging mahusay na host, yung pagtuturo ng salita ng Diyos na pinakamahalaga sa buhay ng ating mga nating lahat, ay yun yung pong ginagawa. So, maraming salamat po. God bless you. Mabuhay kayo. Buo ang loob na ipinaglalaban ang kapahanan ng taong bayan. Lumalaban sa UNTV Cup. Dala ang pusong makatulong sa nangangailangan. Commissioner Greco Belica, ang public servant na may heart of a champion.